Hello guys, it's me, Jamie, and so ito yung aking part 2 dun sa aking unang video. So tinalakay natin dun, o sinabi ko sa inyo yung kung paano yung mga symptoms ng pagbuntis. So let's see guys, and then may i-reveal ako. Hindi naman siguro i-reveal kasi na-post ko na yun sa account ko. So, ito guys. Ako lang yung pumunta, mag-isa, hindi ko kasama si Leonard kasi hindi, first day niya rin sa trabaho. So, hindi siya makakapunta. So, ako lang at saka yung tiyuhin ko pumunta kami doon sa ospital. And then, sobrang smooth. Medyo kabado ako kasi hindi ako ganun kagaling mag-English. And then, pagdating doon, tapos malaking ospital, medyo nakakaligaw. So pagdating doon, maraming tumulong sa akin kung paano makita yung women's health. Pagdating doon, yung nurse ko is Pilipina. So mas maganda kasi na ipaliwanag niya sa akin ng ayos. Nandun na kami sa loob ng clinic. And then, una yung chinek yung heartbeat ng baby. So maganda naman yung heartbeat, sabi niya, sobrang strong. So, akala ko, isa lang. Kasi isa lang yung narinig ko na heartbeat. Isa lang yung narinig namin na heartbeat. And then, nung tapos na yung nurse, so pumasok na yung midwife ko, na mag-ultrasound sa akin. So, una nakita namin yung baby is sobrang likot. As in, sobrang likot niya. And akala ko isa lang. Tapos nung pagbaba ulit niya nung machine, sabi niya, dalawa. So parang sobrang hindi ko maintindihan yung pakiramdam, na parang what? Sabi ko, the same time naka FaceTime ako sa asawa ko para marinig niya yung mga sasabihin nga ng midwife kasi hindi siya Pilipina. So baka may mga hindi ako maalala o hindi ko naintindihan masyado. So at least nandun siya, pakinig niya na alam niya kung ano yung mga sasabihin ng midwife. Pagdating doon, nagulat kami pareho nung sabihin niya na hindi lang isa, kundi dalawa yung baby ko o baby namin. Tapos pagtingin ko, sabi ko doon sa midwife, sabi ko, are you joking? Sabi niya, no, you got twin. Sabi ko ganyan. So parang gulat na gulat ako na sobrang, ehon ko na hindi ko alam na parang, gusto mong maiyak na hindi mo maintindihan na nagbibiro ka ba? No, parang, totoo ba to? Nananaginip ba ako? O yung parang ganun na parang, I mean, although gustong-gusto ko magkaroon ng anak na kambal, na hindi ko naman akalain na ibibless ako ni Lord na sa akin ibigay, yung ano kasi nasa lahi namin yung mga kambal. So hindi ko naman akalain na ako yung pagkakalooban ng ganun. Although yung ate ko, nagkaroon din siya kaya lang hindi na panganak ng premature, and then yung isa na lumabas ng patay na siya. Then yung isa premature, pero hindi din nag-survive. So hindi ko alam na magkakaroon din ako. Kasi nagkaroon ng ate ko, akala ko, pag nagkaroon ka na yan sa isa sa pamilya nyo, doon na sa mga susunod, sa mga pamangkin mo, sa mga pinsan mo na, ganun. So, parang pareho kami mag-asawa, gulat na gulat kami, na hindi makapaniwala yung asawa ko. Sabi ko, sabi niya, ha? Sabi niya, twin, totoo ba yan? Sabi ko, oo. Tapos inulit-ulit ng midwife, nakita niya, yung isa, sobrang active niya, natalon siya ng talon, yung isa lang nakahiga lang, di parang nagko-close open, parang ganun. So, sobrang talagang saya. Sobrang saya na hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam na parang, oh thank you Lord, sobrang worth it yung struggle ko nung first trimester, na parang kaya pala, so naisip ko na, kaya pala ganun yung hirap ko nung unang mga linggo na mga dumaan na linggo, ganun yung paghihirap ko kasi dalawa pala sila. Tapos hindi yung tiyan ko, hindi pa siya ganun kalaki kasi nga hindi naman ako nakakain nung mga unang mga
linggo. Hindi ako makakain, wala. Hindi ganun kalaki na parang malaki na agad. Kasi nga, dalawa, hindi siya ganun. So, sabi nung nurse, sabi nung midwife, oh, sabi niya, tuwang-tuwa siya kasi yung parang, as in parang shock na siya kami, dalawang mag-asawa na dalawa yung magiging baby namin. And hoping na healthy sila hanggang sa mailabas ko sila. So ngayon, medyo bumabalik na yung aking panglasa. Medyo nakakakain na ako. Hindi na yung ano, nagsusuka man ako pero nakokontrol ko na siya. Hindi na dati kasi pag nagsuka ako, dire-diretso na yun. Hindi na titigil. So ngayon, nakokontrol ko na siya. Nakakakain na ako. Nakakatulog na rin ako kasi last nung ano, hindi ako makatulog din. So medyo nakakatulog na ako. Parang bumalik na yung aking lakas. Nawala na yung parang may sakit. So yun. And then, siguro doon sa mga buntis na hindi din alam. Itong suot ko, yan. Wristband siya na mayroong ganito. Parang tatapat mo lang siya dyan. Pang-control din daw to sa nausea. So, lagi ko itong suot. Hindi ko alam kung nakakatulong nga siya. Pero, sabi ko, okay lang. Sige, susuotin ko. Baka nga nakakatulong. So, pero nakalagay naman dun para daw makontrol yung pag, ano, susuka mo. So, suot ko lagi sila. Yan. And, try nyo din sa mga buntis dyan. Try nyo din. Baka nga. Siguro parang feeling ko nakakatulong naman. So, yun. Hindi ko alam kung sa Pilipinas mayroon. Pero dito sa US mayroon. Sa mga Walgreens. Oh, sa Walgreens ko ito binili. Yan, sa mga ganyan. And, so, yun. Pareho kami ng asawa ko na. Sobrang saya. Hindi ko alam sa Pilipinas. Mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Kapatid ko, sobrang tuwa din nila. Kasi mayroon akong magkakaroon kami ng kambal. And, ewan ko yung sobrang saya talaga yung naramdaman ko. Pero hindi ko pa sila nararamdaman kasi maliliit pa. Ngayon ako ay 11 weeks and 1 day pregnant. So, hindi ako makatrabaho pa. So, nag-iisip ako na baka babalik na rin ako sa trabaho kasi kaya ko naman na malakas. Kaya lang medyo iniisip ko baka mahirapan ako. Ayoko naman masayang ko kasi dalawa. Minsan, bibihira yung magkaroon ng ganitong pagkakataon o opportunity na magdala ka sa sinapupunan mo ng dalawang bata. So, ini-imagine namin mag-asawa na akala namin magta-travel kami na kami na tatlo. Ngayon, hindi na pala tatlo. Apat pala kami. Apat kami magta-travel, yung ganun. Tapos parang bibili kami ng mga gamit nila. Dalwa-dalwa. Pares. Ganyan. So, hindi pa namin nalalaman kung anong gender kasi nga, siguro sabi ng midwife ko is 20 weeks pa bago malaman. Pwede naman daw malaman kaya lang sa labas ng ospital. Babayad lang kami. Pero, ayaw ko muna magmadali kasi malalaman ko rin naman. So, antayin na lang namin mag 20 weeks para malaman. And then, hindi ako pwedeng manganak sa base kasi yung sa doktor ko ay sa airbase. So, sabi nila, hindi, wala sila para sa mga twin. So, nirefer kami sa labas ng airbase. So, hindi ko pa alam kung saan hospital, pero hopefully, yun, ang due date ko is March 23rd. And, sobrang excited ako. At, sobrang gusto kong mabilis na yung araw para makita ko na agad sila na lumabas. So, hopefully, hanggang sa mag-deliver ako is smooth lang lahat. And, hindi nag-gumanda na yung mas gumanda pa yung aking pakiramdam. So, yun guys. Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Na yung aming blessing, ng aming twins, ni Leonard. And, thank you so much guys. Thank you for watching and I keep you updated sa aking pagbubuntis. And thank you for watching. And so yun. Alright. Bye bye guys. I
so active. That little one is active. Mm-hmm.